Well, nagreklamo nga mga idol ang team ng Phoenix Suns matapos ngang gawin sa kanila ito ni Giannis Antetokounmpo sa laban. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ang update para nga sa team ng Lakers dahil sa laban nga nila bukas against sa team ng Houston Rockets ay hindi nga daw maglalaro itong si Anthony Davis. Yan ang sinabi ni Coach Darvin Ham sa kanilang post-game interview. At yan ay dahil nga daw mga idol, hindi pa nila pinapalaro itong si Anthony Davis sa kanilang mga back-to-back games. Precautionary move ito mga idol. At napag-usapan na nga daw ito ng mga doktor ng Lakers na hindi muna maglalaro itong si AD sa mga back-to-back games ng LA Lakers. Pero mga idol, hindi yan ang ating focus sa balitang yan dahil itong si D'Angelo Russell sa kanyang post-game interview din ay natanong nga siya about sa pagiging out ni AD bukas sa Rockets. Sabi niya mga idol, Houston's a dangerous team. A lot of teams that didn't win all season try to make up for that at the end of the year. You come in with the wrong mentality and you lose. Yan nga mga idol ang inappreciate ng maraming Lakers fans sa post-game interview ni D'Lo. Kitang-kita nga daw mga idol ang kanyang maturity since umalis nga siya sa Lakers noong taong 2017. Ayon nga sa mga Lakers fans mga idol ay lumalabas nga daw ang pagiging leader neto ni D'Angelo Russell mga idol sa kanyang pahayag na ito. At mukha nga siya nang magiging third leader ng Lakers behind LeBron at pati na rin kay Anthony Davis. Dahil nga mga idol, sinisigurado daw ni D'Angelo Russell na hindi parang magre-relax ang team ng Los Angeles Lakers. Hindi porket kalaban nila ang worst team in the NBA na team ng Houston Rockets na currently nga mga idol meron lamang 16-52 record. Dagdag pa nga ni D'Lo sa mga sinabi niya sa kanyang interviewng ito ay dapat nga daw collective effort ang gawin ng Lakers sa laban nila bukas. At para nga daw sa kanya, he will play the game the right way. Kung anong kinakailangan ng LA Lakers, yun nga daw ang kanyang gagawin. Yan nga mga idol ang mga nasabi ni D'Angelo Russell na pagpapakita nga daw ng kanyang magandang mentality, maturity and leadership na nagustuhan nga ng maraming Lakers fans. At ngayon nga mga idol, pag-usapan na natin ang naging reklamo ng team ng Phoenix Suns tungkol nga dito kay Giannis Antetokounmpo at sa kanyang ginawa sa laban against sa Suns. Well, sa panalo kasi ng Bucks 116-104 against sa Phoenix mga idol ay itong si Giannis Antetokounmpo ay may tumataging tinga na 24 free throw attempts sa labang ito. At mga idol, ang team ng Phoenix Suns lamang, ang buong team ng Phoenix Suns ay meron lamang 16 free throws first to fourth quarter. So mas marami pa nga si Giannis Antetokounmpo na free throw attempt kesa nga sa buong team ng Suns kaya naman nagreklamo. Ito nga si Devin Booker pati na nga rin si Coach Monty Williams. Reklamo nga ni Coach Monty Williams mga idol, ito nga daw si Booker ay meron lamang 3 free throw attempts this game. Samantalang ang bumabantay sa kanya ay si Holiday na isa nga daw sa mga very physical na defender sa NBA. Hindi nga rin daw makapaglaro itong si DeAndre Ayton ng maayos nang dahil kahit si Giannis na mismo ang nag-initiate ng contact ay foul pa rin ito kay DeAndre Ayton. It's ridiculous nga daw mga idol at ilang beses na itong nangyayari tuwing kinakaharap nila itong Bucks pati na rin itong si Giannis Antetokounmpo. Ito namang si Booker mga idol ang kanya ngang sinabi na it's very tough nga daw at hindi niya na alam ang kanyang sasabihin. One player shouldn't shoot more free throw nga daw than the whole team. Ilang beses na nga daw nila itong naranasan tuwing kinakaharap nila itong si Giannis at team ng Milwaukee. At kaya naman ngayon ay tingnan natin, kayo na humusga mga idol kung sa tingin nyo ba foul ang ginawa ng Phoenix Suns or hindi nga kay Giannis. Kinompile ko mga idol ang lahat nga ng tawag kay Giannis this game. Panorin natin. Fair lang ba mga idol ang mga tawag kay Giannis Antetokounmpo o hindi nga? Komento nyo lang yan sa ating comment section.